Alright, so huwag kang matakot gawin tong dalawang bagay na to. Pero bago yan, ha, happy fiesta dito sa aming barangay. Kami lang ata di naganda, no? Di naganda ng fiesta. Alright. Anyway, so dalawang bagay na hindi mo dapat katakutan sa buhay para mabago ang buhay mo, para umunlad naman tayo. Kasi masyado tayo matatakotin eh. Simula pa lang nung pagkabata, ang dami na natin kinatatakutan. Dilim, multo, nanguha ng bata, di ba? Kasi lagi tayong tinatakot eh. So, yung mga edad, kaedad ko ngayon, di ba nabuhay tayo sa takot? Nadisiplina tayo sa takot? Like, huwag kang iyak, kunin ka ng mga tao sa labas, di ba? May multo dyan, madilim, and everything. So, nakalakihan natin ng takot. So, para sa akin, naging innate tuloy na meron tayong ano eh. Kumbaga eh, matatakotin tayo, di ba? So, sa ibang bagay din, minsan siguro, in a way, ko alam kung may connect, okay? Nadadala yung takot natin, okay? Sa pagsisimula ng ibang bagay. Kaya ngayong hapon na to, kung hapon mo ako napapanood, okay? Start breaking yung mga takot na itinanim sa atin, okay? So, meron po tayo SM North May 4. Hindi lang po. Hello po? Hello? Okay. Sir, mamaya na lang ha. Meron po kasi ako, nag-vlog po kasi ako eh, sir. Mamaya, mag-text na lang po kayo ha. Okay po? Yeah. Kasi, may coaching po ako May 4 sa SM North. So, nagko-confirm siguro. Okay, anyway, so, ganito. So, ano ba yung dalawang bagay na huwag kang matakot gawin para mabago ang buhay mo, para umunlad ka, para ka, hindi tayo laging ganito, na laging kapos ang budget, laging naghihirap, di ba? Laging break even, di ba? Tapusin na natin yung ganong klase ng buhay. Number one, huwag matakot iwan yung mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay mo. Meron akong kinotes kahapon, okay? So, hindi ko na mention ang pangalan. So, sabi ko, you make a decision. Make a decision right now. Ngayon na. Diba? Make a decision right now. Huwag tayong matakot mangiwan ng mga bagay o ng mga tao na hindi nakakaunlad, nakakatulong sa pag-unlad natin. Okay? So make a decision right now. Huwag kang matakot na mangiwan ng maling tao. Diba? Baka may maling tao sa buhay natin eh. Yung mga taong pinipigilan tayo umunlad. Yung mga taong ikinukulong tayo masyado. Yung mga taong dinidiktahan tayo. Di ba? May mga ganyan. Hindi lang tayo aware. Baka kaibigan mo, di ba? Kaibigan mo, panay ka niyayayang magdala. Iwan mo yan, di ba? Sabi ko sa mga estudyante, iwan na mo yung mga may estudyante ko po na education. By the way, doon sa mga gusto mag-enroll ng edu, okay, punta kayo sa Asia. Pag nagpunta po kayo dyan, meron po kayong free na... Yan, pag galing kayo sa YouTube channel ko, ha, sabihin nyo, Doc, napanood kita sa YouTube. Ito, I will give you my book, How to Embrace Transformation. Yan, so, or yung sling bag natin. So, either of the two. Bibigyan kayo ng free if you'll be enrolling sa College of Education, Asia Pacific College of Advanced Studies. Kailangan i-PM mo ako para malaman ko na napanood mo itong YouTube ko. Ngayon na, pagkapanood mo, then you want to enroll sa College of Education namin, okay? Alright, so, yun yung sinasabi sa mga estudyante namin, like sinasabi na piliin ang mga kaibigan. May mga kaibigan kasing dadaling ka sa tagumpay at dadaling ka sa kapahamakan, di ba? So, iwanan mga kaibigan na laging walang assignment, di ba? Laging late. Ano mangyayari sa'yo? Isang araw, late ka na rin. Isang araw, di ka na rin gumagawa ng assignment mo. Di ba? So, iwan yung mga maling tao sa paligid natin. Okay? Ano pa? Mga maling gawain. Baka may bisyo ka pa rin hanggang ngayon. Diba? Kaya baka hindi ka napopromote kasi tuwing kausap ka ng boss mo, may yosi ka. Paano kayo popromote? Ang may sigarilyo ka, diba? Meron bang ganon? Ang posisyon, napakabigat, napakahalaga. Tapos ikaw, panay ka nag-yosi, maliit na bagay, di mo mapagtagumpayan. Paano ka mapopromote, diba? Ano pa? Mga maling panuntunan sa buhay, iwanan na natin yan. Mga maling patakaran, like kanina lang ha, hindi ko alam kung ilan ang nag-react. Nag-vlog kasi ako, sabi ko, yun. Ang sabi ko sa vlog ko kanina, huwag magtipid at mag-ipon. Kasi hindi, lahat ng umaman, hindi naman sila nagtipid at nag-ipon eh. Iwanan mo yung maling pananaw, maling paniniwala na yan. Kasi lahat ng mayaman, hindi nag-ipon, hindi nagtipid. Alam mo ano ginawa nila? Nagdagdag sila ng source of income. Self-made millionaires have at least 7 to 8 sources of income. Ano pa ginawa nila? Nagnegosyo sila.
nag-invest sila. E di yung tatlong yun ang gawin mo para kayo maman, wala sa mga nagtipid. Nagtipid pa si Bill Gates? Nagtipid ba si Zuckerberg? Nag-ipon ba si Henry C? Si Manny Villar ba nagtipid? Hindi, di ba? Ano ginawa nila? Nag-negosyo sila, nag-invest sila. Nag-launch sila ng iba't ibang sources of income. That's what they did. E di yun ang gawin mo, hindi yung pagtitipid. Ba't mo gagawin yung bagay na hindi ginawa ng mayayaman? E di hindi kaya yaman? Simple logic, di ba? Iwanan ang mga maling pananaw, mga maling turo sa atin. Right? Next. So, huwag kang matakot iwanan yung mga yan. Huwag kang matakot bumitaw sa maling bagay, maling tao. It's not easy. Sabi ko nga, it's not always easy to change. Diba? Like yan, kanina, mamaya, topic ko yan ito. Topic ko sa Sunday school namin. Hindi, ang tawag dito, hindi madali, okay, na mang-iwan ng mga tao, ng mga bagay, kahit minsan trabaho, baka mali ang trabaho mo eh. Diba? So, iwanan mo yung mga yan. Huwag kang matakot because there are better people, better places, better things that are waiting for you. Eh, paano natin may experience yan eh? May hawak pa rin tayo. Simple lang, di ba? Pag full lang kami mo, wala ka nang pwedeng hawakan, pero pag empty, may darating. Di ba? Alright, next. Huwag matakot gawin. So, kanina nang iwan tayo, ngayon may gagawin ka naman. Huwag matakot gawin yung ibang bagay. Huwag kang matakot magnegosyo. Di ba? Huwag kang matakot, magpi-fail ka lang naman, edi gawa ka uli ng negosyo. Sabi nga, magpi-fail daw tayo ng 9 times sa business, ika-10, doon lang tayo magtatagumpay. Di ba? So, ilang beses ka na bang nag-fail? 7, o, konti na lang. Pero sinasabi natin, huwag tayong matakot gumawa ng mga bagay na first time lang natin gawin, na hindi pa natin ginagawa. There's always the first time, di ba? Sabi nga, kung di ka pa nag-negosyo, never. O kahit sa family mo, wala pang nag-negosyo, edi ikaw magsimula. Start your first business. May online business. Gusto mo, I can help you. May supplier tayo ng overrun. Ma'am Isabel, may supplier tayo ng iba't ibang klase ng brand. So, message mo ako. Kung maliit po naman, malaking po naman mo, you can message me. Pwede kitang i-assist, di ba? So, kailangan lang mag-launch ka. Magsimula ka mag-negosyo. Magsimula ka rin mag-invest. Huwag ka matakot may scam. Di ba? Di ba nakakatakot? Wala tayong ginagawa. Mas nakakatakot yun. Di ka gumagalaw, di ba? Walang nangyayari. Wala man lang chance. Kahit may chance lang sana na umunlad ang buhay mo, di ba? Eh, pag wala kang ginawang iba, walang chance. Kahit chance lang. Bigyan natin pagkakataon yung pag-unlad na dumating sa buhay natin, di ba? So, huwag matakot mag-launch ng business. Huwag matakot sumubok ng investment. Huwag isipin yung scam lagi. Di, kumuha ka doon sa matatag na nung recommended na. Di ba? Sun Life is matatag. Di ba? IMG Kaiser, matatag. Di ba? Yung mga co-op na kilala mo, 10 years na dyan sa paligid mo, matatag na yan. Okay na yan, puntaan mo. Punta ka sa banko. Sabi mo, mag-invest po ako. Di ba? Ang daming banko na matatag. Punta ka na doon. Alright? So, ang mahalaga, nag-start ka. Gumawa ka ng bago. Hindi ka natakot. Alam nyo ngayon, ang dami ko kung ilo-launch, naka-lera talaga sila. Be-launching a real estate business talaga siya. So, by me. And I'll be launching my own cologne product. Yan. Doc. G-cologne. Yan. So, lahat naman deliveries natin, magkakamoy na tayo. Ako na po yung magiging pabango nyo. So, pwede na kayo mag-order. Wala pa tayo, concept, conceptualize pa lang natin. Ang plan ko kasi, maging negosyo din siya ng mga delivers natin. So, may mga reseller tayo. It will be in a package like cologne and perfume and soap. Yan. And lotion. Siguro kung kaya ng apat. G-cologne. G-lotion, G-soap. And yan. Yan yung pangalan niya. So, meron na tayo. Hanggat hindi naiba. So, for the meantime, yan talaga. Okay? And, huwag ding matakot. Umiba ng lugar. Baka yung lugar mo, hindi na kayo safe dyan. Hindi, or hindi na talaga ay unlad yan. Kahit ang lugoy mo, iwan, di ba? Gumawa ng ibang, magpunta sa ibang lugar. Di ba? Huwag gawin din yung mga kaibang bagay na misan weird. Sabi nga ng isang expert, panood sa YouTube. Misan, the more na weird ang isang bagay, the more na nagiging successful eh. Sabi nga ako, kinukos ko hapon, Dok, parang ikaw lang ata ang principal na vlogger, di ba? I don't know. Meron pang iba na. Pero it's weird. It's
something unusual, not ordinary, but it makes me successful. Di ba? Why not? Try new things. Gumawa ng mga bagay. Yan ang po ang pesta namin parating na. Okay? Alright? So, huwag matakot. Iwanan ang mga bagay, tao na hindi nakakatulong sa buhay mo, paniniwala. At pangalawa, huwag matakot, sumubok na ibang bagay. Gawin na ibang bagay. Magnegosyo, mag-invest, magpa-coach. Huwag kang matakot sa akin. Huwag kang matakot sa fee mo na 3,000. Ba't kakakabaan sa online? 3,000 po kasi ang fee natin. Kaya 3,000, ang dali naman kita ng 3,000, di ba? Eh kung mababago naman buhay mo, if you want personal coaching, huwag ka rin matakot. Di ba? So, ba't ka matatakot sa pera? Pera lang naman yan. Kikitain mo rin yan eh. Di ba? Eh kung mababago naman buhay mo. Alright? So, deliverance, ayan yung mga pwede natin gawin para mabago ang buhay mo. Unless you do something different starting today, hindi mababago ang buhay mo. Sabi ni Jim Rohn, if you are doing the same thing every day for the next 5 years, you will have the same life. Baguhin ang buhay, gumawa ng bago. Right? So, if you want to be coached, I can be your world coach. Tawagan mo ako 0939-525-4311. Or gusto mong magpa-advertise ng yung business, message mo lang din ako sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Or gusto mong magpa-review ng products mo, may business proposal ka. Kapon ay pag meron tayong business meeting kay Sir Mark. So lahat ng gusto nyong i-propose sa akin, pwede tayong mag-meeting, mag-usap, advertise ng business, pwede-pwede. Alright? By the way, kung meron ka mga lupa, gusto mong ibenta, bahay, so pwede rin. Kasi meron na kaming mako-close na transaction sa isang property. Alright? Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.